1997 guys, 5 piece of BSP series coins, yung walang mint mark at perong mint mark, with or without mint mark. Meron kasi mga nalilito dito guys, so magbibigay ulit tayo ng update at impormasyon. Yung iba kasi baka bumili sila ng 1997 na mataas ang presyo, kaya ibibigay natin yung totoong value nito dito sa walang mint mark at merong mint mark. Nalilito kasi sila eh. So panoorin nyo to guys at samahan nyo ako para makuha nyo ang impormasyon lahat. Hi guys, kumusta po lahat ng ating mga members at mga subscribers? Lilinawin lang natin na iba po yung mga members ng Kalimay Online at iba rin yung mga subscribers. Kung gusto niyo pong maging members, mag-join po kayo sa ating channel. Dapat meron kasi kayong ano guys eh, Gcash, para makompleto ninyo yung proseso para maging kayong members. So i-click niyo lang yung join button diyan ano. Ayan, tapos kung may katanungan, i-comment lang. Ayan. So, ang ating barya ngayon, 1997. Nawalang mint mark guys. Kapag wala pong mint mark ang 5 piso nyo, 1997, ito po ay imported. Gawa po ito sa Canada, no? RCM, Royal Canadian Mint, kapag wala pong mint mark, no? Tapos, meron ding 1997 na merong mint mark. Ayan siya. Makikita nyo po yan sa may ibaba ng balikat ni Emilio Aguinaldo, no? Ayan, pag may mint mark, ibig sabihin yan guys, gawa po ito sa atin dito sa Pilipinas sa BSP, no? Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, marami kasing nalilito dito, iniisip nila, lalong-lalo na yung mga baguhan pa lang, no? Mapapansin nila, oh, bakit walang mint mark ito? Tapos yung itong isa, meron. So, may pagkakamalan nila na maaaring isa dito ay rare na or hard to find na, no? Kaya bibigay natin niya kung ano ba ang status nitong dalawang 5 piso na ito, with and without mint mark. Ayan. So ito guys, siyempre ang ating magiging base yan, and at numista.com pa rin. Ayan siya guys, 5 piso Philippines Numista, no? Sa Google nyo lang yan, no? Kung hindi nyo alam puntahan, search nyo lang sa Google yan. Ayan, Numista. Talaw nyo ba guys na yung iba kasi mga baguhan tatanong 4K daw ba ang halaga ng yung walang mint mark. No, sabi ko hindi ganoon kamahal yung walang mint mark na yan. So, kaya ginawa ko tong content na to para malinawan po kayo, no. Meron pong karampatang value yan dito sa n.numista.com. Ayan, so nakikita niya na sa inyong screen, ano. At guys, napansin ko din itong RCM made at BSP made na 1997 ay mayroong pagkakaiba yan. Kaya ipakikita ko yan sa inyo mamaya. Kaya titingnan natin kung sino ang the best, no? Kung saan kung sino ang magaling na gumawa ng 5 piso na yan natin. Papakita natin yan maya. So 1997, 37, ito yung kung ano, basahin lang natin. First one, RCM. Ayun yung sinasabi ko, no? RCM Royal Canadian Mint without designer initials sa small lettering, small Emilio Aguinaldo. Ayan. So yan naman yung mapapansin mo dyan sa 1997 na yan eh. Tapos kwan din yan eh, reverse one din yung mga 1997 na yan eh. Diba, i-check nyo yung mga 1997 nyo kung meron kayong hawak dyan. Ayan, kung tumutugma ba yung sinasabi dito sa n.numista.com. Walang mint mark at small script of legend yan. Pero tingnan nyo, may value siya rito sa good, very good, fine, very fine, extra fine, at uncirculated. Guys, so 37%. So ibig sabihin, kung ano yung record dito, guys, mas marami itong ano eh, walang mint mark. Mas marami ang mintage, 37% ang frequency niya, at sa uncirculated condition, 45 na. Sabihin na natin 45 kasi 62, 'di ba? Ayan siya. Ayan ang value niya rito guys sa n.numista.com. Kung hindi naman ganun kataas, kaya hindi po totoo yung baka yung mga baguhan kasi baka gustong bumili. Baka may mag-alok sa kanila eh. Sabi 4,000 daw. Hindi po. Hindi po ganun kamahal yan, no. Maliban lang siguro kung yung inaalok ay may special, no,
nakatangian error na unique error, yan pwede mga talaga mga pambihirang error, pwede umabot yan, tapos maganda pa ang kondisyon, ganun yun eh, no? At sa eBay pwede kayo maglisting guys, sa pinapaalala ko lang, at sa ating page Kalimay Online Facebook page, ilisting nyo lang doon. At ayan lamang kasi yung aking maitutulong sa inyo yun, kaya ginawa ko yun para makapag-listing na rin kayo doon kung gusto nyo pong magbenta. At kung ako po ang tatanungin nyo, sinasabi ko naman po kung ano po yung coins na aking kailangan. Sa ngayon ito, information lang tayo ngayon, ha? Disclaimer ha, information lang tayo ngayon para alam natin yung nangyayari. No? Tapos yung 1997 na BSP, so dalawang variation lamang meron sa kasalukuyan, 9%. Ibig sabihin mas mababa konti itong ano pagkakagawa ng Uber's One with meat mark and the designer initials below shoulder, hindi nilagay dito eh, no, na small, kung small ba siya, no, legend, no? Pero sa obserbasyon ko halos pareho lang naman sila guys. Ito yung ating dalawang 5 piso, ayan siya, so tinanggal na natin sa kanyang capsule. Ayan, para makilatis natin ang gusto. So, unahin natin itong RCM made, no? Imported to guys, you know? Pag sinabing imported, sanay tayo. Maganda yan kasi imported yan. Diba? Sa reverse niya, ganun nga. Reverse one lang din. At medyo maganda pa condition itong ating hawak na ito guys. Eh. Ayan siya. Yung kanyang edge ay smooth lang din. At mga non-magnetic itong mga 5 piso na ito. Non-magnetic yan, kahit kumupo kayo ng magnet yan, kahit magnet din yun. Kapag na-magnet yan, baka pick yun or baka error yan. So ito yung 1997 na ginawa dito sa bansa natin, BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, kikita nyo naman yung meat mark nya, diba, doon sa below, sa balikat ni Emilio. At small din to guys, small video original dito, alas pareho lang din. At sa kanyang reverse side ay halos pareho lang din. Yung kanyang obverse and reverse ay parehong-pareho. Pati yung mga script of legend niya. No? Pero ang aking napansin, ito na, papakita ko na sa inyo. Pag pinagtabi mo sila, ganyan. Ayan. Diyan sila nagtatalo. Mas makapal yung ginawa dito sa atin. Makapal. Ayan, tingnan nyo. Laki ng diferensya. Halos sa 3 foot lang yung RCM eh. Diba? So, masasabi ko, parang tinipid yata nung Canada to yung materialis eh. O, diba? So, pag tinimbang mo yan, iba na rin ang timbang niyan. Mas mabigat itong ginawa sa atin kasi makapal nga. O. Diba? Ganun naman yun. Common sense, diba? Mas manipis. Siyempre, mababa ang timbang nun. Mas makapal. Mas mabigat ang timbang nun. So, paano ngayon to guys? Sabihin na lang natin na talagang ganun ang pagkakayari ng Canada eh, sa ating 5 piso na yan. Kunti yung materials guys, at mas makapal, mas pulido yung yari dito sa atin, talagang sulit na sulit, di ba? O kung para sa akin, kung value ang pag-uusapan natin, para sa akin guys, at kung babasihan natin sa end.mr.com, mas mababang vintage ng BSP natin, so mas mataas, sigurado mas mataas ng value ng konti itong 1997 na merong meat mark, no? Kasi unang-una mas maganda siya para sa akin, mas pulido ang pagkakagawa niyan. Diba? At gano'n nga, sa vintage, mas konti. At kung sa labas, magkakaroon kayo ng transaksyon yan, eh, mas mataas ang 1997 na merong mint mark. At meron tayong viewers na nagko-comment, eh, foreigner siya. Sabi niya, pangit daw yung pagkakagawa sa Canada. Sabi ko, okay lang yan. At least, pera naman yan. May value naman yan. So, ayan guys, ang ating konti ngayon. Sana nabigyan ko ulit kayo ng impormasyon, no? Konting impormasyon. Guys, at huwag kalilimutang mag-subscribe ha, ay, at i-on ang bell. So until next time guys, God bless you all at kita-kits tayo sa susunod.